Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Scorpio. Paunang mensahe ni Scorpio for the week ay Full Moon in Taurus. Ayan. Scorpio, Full Moon energy is endings, no? Let talks about endings. Kaya maaring merong mga sitwasyon dito sa buhay ninyo na magtatapos na or tatapusin nyo na. Maari din na meron ng completion dyan, no? Matatapos na yan, no? Ma-accomplish nyo na. Kaya maaring magtatapos na yan. For others of you naman, maaring tatalikuran nyo na. You're going to close some doors dito sa buhay ninyo. Kaya meron tayong full moon energy. So that is possible. For you, Scorpio, ang mensahe sa inyo ng card na to, mag-detoxify kayo. Maaring may mga imbalances kayo na nararanasan sa buhay ninyo sa ngayon. Maaring toxic, no? Kumbaga, marami sigurong negativity sa inyong paligid. Maaring dumikit na mga negative energy sa inyong energy field. Kaya kailangan na ninyong mag-detoxify, no? Kailangan ninyo ng linisin, mag-declutter kayo ng buhay ninyo in general. Tanggalin na sa buhay ninyo mga hindi naman ninyo napapakinabangan, hindi naman nagsiserve ng iyong highest good because you don't need that. Last quarter moon in Scorpio, this is your energy, reveal what needs to be seen. Ayan, kung ano lang, no? Kung ano lang ang kailangang makita, kung ano lang ang kailangang malaman ng mga tao sa paligid ninyo, no? Yun lang ang sabihin ninyo, yun lang ang ipakita ninyo, yun lang ang i-disclose ninyo, no? So you really need to control yourself dito kasi maaring dahil sa excitement, no, may masabi kayong hindi dapat, no? May mailabas kayo na hindi kailangan, no? Yung ganun. So that's a beautiful reminder. We also have full moon in Sagittarius, another ending energy. So marami siguro kayo dito tatapusin or marami kayong ma-accomplish, no, that is possible. See the bigger picture, Scorpio, yan ang isa ding reminder sa inyo sa ngayon na lalo-lalo na pagdating sa decision making, ano, mas mabuting tignan ninyo ang all four corners of your situation rather than focusing kung ano lang yung maliliit na bagay, kung ano yan lang yung mga nangyayari on a day-to-day basis, no? Mas maiging titignan pa rin ninyo yung all four corners of your situation. Use your bigger, your eagle eye, kumbaga, no? Look at things at a bigger lens para mas makita ninyo ang kabuuan. Makakapag-isip kayo ng mas mabuting desisyon para dyan, no? So good luck to that. So what else, Scorpio? Embarking on an adventure. Ayan, so may travel dito ang iba sa inyo, no? Maybe you're traveling the world. Maybe travel plans ito na you're going somewhere, no? Kung saan mang bansa ang gusto ninyong puntahan, maaaring yan din ang focus ng iba sa inyo sa ngayon. But definitely, for some of you, Scorpio, you are embarking on a travel, no? Maybe you're going somewhere na hindi pa ninyo na-try puntahan. We have healing the past. I step into my future with strength and clarity. Ayan. So, for you, Scorpio, napakaganda nito kasi finally, no, parang handa na kayong iwanan ang inyong nakaraan. Handa na kayong talikuran kung ano man ang inyong nakaraan. Maaring ito yun, yung ibig sabihin ng full moon energy na to sa buhay ninyo. Tatapusin nyo na kung ano man yung connection ninyo sa inyong nakaraan. You're going to cut the cords, no, between you and your past, no, kasi you are already on the healing process. Handa na kayong tapusin na kung ano man ang mga sitwasyon sa inyong nakaraan. Tatalikuran nyo na yan. You're going to leave that behind you na. So what else? We have igniting courage. Ayan. So most likely, no, ang iba siguro sa inyo, nahihirapan talagang mag-let go, no? Truly, it's easy said than done na mag-let go ka, tapusin mo na ang relationship or tapusin mo na kung anumang bagay. Pero ang totoo, mahirap, di ba? Mahirap mag-let go, mahirap mag-release. Kaya kailangan nyo siguro dito ng courage, no? Maaring kailangan ninyo dito bitbitin ang courage ninyo, ang inyong inner strength so that you'd be able to
heal the past and you'd be able to let go everything na, no? Na parte na ng inyong nakaraan. So, maring you're going to activate your courage and your inner strength talaga around this time, no? Magpupursige kayo, pagsisikapan ninyong lumakas ang inyong kalooban para diyan, no? Para magawa nyo na yan so that you can also move on. So, what else is Scorpio? We have the full energy. So, definitely, you are going for an adventure dito, no? Meron ditong, taking the leap of faith. You are going to take risk dito. So, definitely, talagang meron kayong sisimulan ditong bago na it's going to be an adventure kasi maaring hindi pa ninyo talaga din ito nasusubukan, hindi pa ninyo ito nagawa before, or hindi pa ninyo ito napuntahan kung lugar ito. No? The full energy is a new beginning energy and you are heading towards something, no? Something new. Totally new for you. Yung ganon, no? So, what else? Scorpio, we have 5 of voices. Ayan. So, maaring meron kayo ditong hindi pagkakaintindihan with another person, no? Maaring ganon. Maaring somebody walk away on somebody dito. And maaring, alam mo, ang na-pick up ko dito, dahil meron tayong healing the past, maaring yung naging sitwasyon ninyo with your karelasyon before, no? Maaring naghiwalay kayo nang hindi kayo nakapag-usap ng maayos. Maaring meron ditong sitwasyon wherein nagdiskusyon lang kayo, nag-away kayo, and that's it, no? Parang nag-walk away na lang kayo from each other and hindi na kayo muling nakapag-usap, hindi na ninyo na-discuss ang dapat na mga ma-discuss ninyong mga bagay. Maaring ang isa sa inyo nag-disappear na lang talaga, no? At hindi na kayo kinausap. Maaring ganun ang ganap dito for some of you, no? So let's see what else we have. 10 of materials, a beautiful energy. This is wealth, no? This is wealth. This is prosperity and abundance, no? And then also, ano to, for others of you, you know, this is discussing about family, legacy, inheritance, mga ganon. Maaring yun ang subject na pinag-uusapan ng iba sa inyo, Scorpio, no? Maaring yun ang focus ninyo sa ngayon, no? Maaring may mga pag-uusap about sa kung ano ang mamanahin ninyo, no? Paano na ninyo ipoproseso ang lahat-lahat, mga ganon. For others of you, then this is financial future. Laying a solid foundation in your financial future. Maaring yun din ang pinagsisikapan ng karamihan sa inyo dito, Scorpio, na makapag-save kayo, masiguro ninyo, ma-insure ninyo na meron kayong stable, no? Na finances, no? So, maaring ganon ang focus ng iba sa inyo dito is Scorpio. So, good luck. And that's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.